ancestors ko, nasa Bitanya tayo, isang maliit na bayan, di kalayuan sa Jerusalem. Hi! Ako si Joy. Salamat sa pagsama niyo sa aming paglalakbay, kung saan nalaman natin ang ugali ng totoong superstar. Nasa Jerusalem si Jesus para sa Paskwa, mula sa bundok ng Olibo, at dito dumaan si Jesus. Habang papasok si Jesus, sinalubong siya ng palaspas ng mga tao. Para sa mga Hudyo, ang palaspas ay simbolo ng kasiyahan. Isinulat ng mga sikat na manunulat ng Roma na ang palaspas ay simbolo rin ng tagumpay. Ang mga bariyang ito ay gawa sa Israel noong panahon ni Jesus. Pansinin ninyo ang puno ng anahaw sa harapan ng barya. Usapang barya na rin, paano nga pinaalis ni Jesus ang nagpapalit ng salapi sa templo? Nakakagulat, hindi ba? Marahil dito sa parting ito ng templo naganap ang eksenang yun. Kilala bilang korte ng mga hintil. Makikita pa rin ngayon kung saan ang pwesto ng mga mangangalakal at nagpapalit ng salapi. Ang mga taong pumupunta sa templo madalas bumibili ng hayop na pang-alay. Kukunin na nagpapalit ng salapi ang pera mula sa bansa nila kapalit ng Tyrian Shekel na maaaring gamitin sa Jerusalem. May dagdag na bayad para sa nagpapalit ng salapi. Nung itinaboy ni Jesus ang mga nagpapalit ng salapi, nagalit ang mga namumuno at nagplanong ipadakip siya. Mapangahas! Pagbabayaran niya ang ginawa niyang ito! Tatlong grupo ng mga tao nagkaisa na ipadakip at labanan si Jesus. Una ang mga pinuno ng relihiyon. Nung panahong yon, ang pinuno nila ang punong pari, si Caiaphas. Ito ang osuwari, lalagyan ng mga buto mula sa libingan ng pamilya ni Caiaphas. Makikita rito ang inscription ng pangalan ni Caiaphas. Ang pangalawang grupo ay mga Romano na namumuno sa mga Hudyo. Pag nagsimula na silang tawaging siyang hari, magkakaroon na ng paghihimagsik. Hindi ba't problema na yun ng Roma? Etong rebulto ni Tiberio Cesar, emperador ng Roma ng panahon yun. Hinirang niya si Poncio Pilato na gobernador ng Judea at si Pilato ang magiging hukom sa paglilitis ni Jesus. Ang pangatlong tao na lumaban kay Jesus ang pinakamahirap tanggapin. 30 piraso ng pilak? Kailan mo dadalin sa akin si Jesus? Sa tamang panahon. Kahit ang mismong disipulo ni Jesus ay nag-traitor sa kanya. Tingnan nga natin kung anong naaalala niyo sa istorya. Anong iwinigayway ng mga tao nang dumating si Jesus sa Jerusalem? A. Bandila. B. Palaspas. C. Mga kamay nila. O D. Autograph books. Tama kayo! Ang tamang sagot ay B. Palaspas! Ang palaspas ay simbolo ng tagumpay at iwinamagayway sa pagbalik ng hari sa kanyang kaharian. Ginagawa rin yon kapag binabasa ang awit 118:25. Yahweh, kami ay ligtas na nangangahulugan ding Hosanna. Sunod na tanong, anong sinakyan ni Jesus patungong Jerusalem? Ito ba'y A, sa limusin, B, sa kabayo, C, sa buriko, o D, sa helicopter? Ang tamang sagot ay C, sa buriko. Hindi siya dapat nakasakay sa asno. Ang hari ay sa kabayo sumasakay. Marami ang naghintay na si Jesus ay mandirigmang hari na nakasakay sa kabayo. Ngunit dumating si Jesus sa Jerusalem sakay ng buriko. Ito'y katuparan ng propesya ni Zacarias na nagsabing, "Kayong nasa Jerusalem, ilakas ang awitin! Pagkat dumating na ang hari na mapagtagumpay at mapagwagi, siya'y mapagkumbaba sakay ng batang asno." Ipinakita ni Jesus na siya nga ay isang hari, hindi nga lang mandirigmang hari. Bagamat, dumating siya sa Jerusalem bilang mapagkumbabang lingkod ng Diyos. Wow! Kamangha-mangha at makabuluhan! Sinasabi ng info scanner archive ko na sinalungat ni Jesus ang mga inaasahan sa maraming paraan. Narito ang mga halimbawa! Ang huling linggo bago ang kanyang kamatayan, araw-araw na nasa Jerusalem si Jesus. Ginugugol ang buong araw sa pagtuturo at paggagamot. Pagod na siya, Pedro. Gusto niya puntahan sila Maria at Martha sa Bitanya at magpahinga saglit. Ang Bitanya ay pwedeng lakarin mula Jerusalem, ang lugar na pwedeng manatili si Jesus. Ngayon, ang Bitanya ay ang lugar kung saan nakatayo ang Elazaria. Nang magukay sa Bitanya, nakita ang mga simbahang Kristiyano na naitayo noong 4th century AD.
Nahukay din ang pinaniniwalaan ng marami na libingan ni Lazaro, ang kapatid ni na Martha at Maria. Habang nasa Betania si Jesus, nagbukas si Maria ng mamahalin at mabangong langis at binuhusan ang paa ni Jesus. Natatandaan niyo kung gano'ng nagalit si Judas dahil dito? Itigil mo yan, babae. Sinasayang mo lang yung pabango. Ang halamang ginamit sa langis na ito ay kakaiba at hindi matatagpuan sa rehiyon na ito. Ang mabangong langis ay manggagaling pa sa India. Ang garapon ay selyado para hindi matapon ang langis habang ibinabiyahe. Upang mabuksan, babasagin ang garapon kaya isang beses lang magagamit. Mahalaga si Jesus kay Maria. Sapat na para basagin ang garapon. Hayaan niyo siya. Ginawa niya itong paghahanda sa aking libing. Sa huling gabi bago siya ipagkanulo, sinaluhan ni Jesus ang kanyang disipulo sa huling hapunan. Ang hapunan na ito'y sinasadula sa Kristiyanong simbahan mula noon hanggang sa ngayon. Kunin niyo ito at inumin, sapagkat ito ang aking tugon ng tipan na nabubuhos sa marami sa kapatawaran ng mga kasalanan. Ito ang litrato ng grupo ng mga Kristiyano noong 3rd century AD na isinasadula ang huling hapunan. Bago ang hapunan, inugasan ni Jesus ang paa ng mga disipulo. Ang nasa mababang posisyon o tagasilbi lang ang naghuhugas ng paa ng iba. Naalala niyo kung ganong nagulat si Chris dahil ginawa yun ni Jesus? Magiging hari na siya, Gizmo. Isang kilalang tao. Hindi ba kahit sino masasabing dakila si Jesus? Pero nandun siya at naghuhugas ng paa ng iba. May kahulugan ang ginawa ni Jesus. Gaya ng paghuhugas ni Maria sa paa ni Jesus bilang paghahanda, hinugasan ni Jesus ang mga paa nila para ipakita kung paano dapat ratuhin ng bawat isa. Ako na Panginoon at Guru ay naghugas ng inyong paa, gayon din ang gawin niyo sa isa't isa. Si Jesus ay tunay ngang hari at Panginoon. Pinakita niya na siya'y hari sa matagumpay niyang pagdating sa Jerusalem, sa kapangyarihan niya sa templo, hanggang sa paghuhugas niya sa Betania. Ngunit pinakita niya rin sa atin na ang pagiging dakila nangangahulugan ng paglilingkod sa lahat. Naalala ko ang superverse natin! Filipos 2:3. Huwag maging mapagmataas, maging mapagpakumbaba! At ituring ninyong higit ang iba kaysa sa sarili! Ubos na ang oras natin! Ang maglingkod o paglingkuran, yan ang magandang tanong. Hanggang sa susunod, ako si Gizmo, out! Rocket Star!